Ang unang gusto natin gawin is supposed to be a cafe racer. So mababa siya. Idol natin yung ginawa ni Jack Bautista, yung motor niya na yellow. That was our first inspiration. Tapos nakita rin natin yung motor ni AJ Cabiling. Yung motor nila, those are one of the unique cafe races na nakita ko. Alright. Let's go guys. Tara sa bank. Madulas yung daan. Yung mga bakal na barado ng kanal, actually madulas yun. You know, for this motorcycle, yung gulong natin na Fuji motocross na, hindi talaga siya built for on-roads. Pang off-road talaga siya. So, pwede mo siyang gamitin. Pero, ayun lang, you have to slow down. Yung tire grip, I always say this, yung tire grip ng gulong natin sa pavement, maliit kasi chunks of rubber nga siya. So parang yung square lang actually, yung square na rubber, yun lang yung may contact. So maliit. Nagbabrowse ako dito sa Shopee, Lazada. Yung mga unang upgrades actually na gusto kong gawin, well, nakita ko ulit yung hydraulic clutch. I don't know kung do I have to get it now or maybe just after how many more projects siguro. Yun yung iniisip ko rin yun kasi well, I have to prioritize other things. I'm so happy na after 2 years nakikita na natin yung itsura ng motorcycle natin. The way that we want it to look. Actually, hindi ito yung itsura niya. Hindi ito yung itsura ng motorcycle na gusto ko. What I had in mind 2 years ago. So, parang nag-evolve na lang siya along the way. Sa trial and error. And then eventually, nagkaka-idea ako anong pwede ilagay. Ang unang gusto natin gawin is supposed to be a cafe racer. So, mababa siya. Idol natin yung ginawa ni Jack Bautista, yung motor niya na yellow. That was our first inspiration. Tapos nakita rin natin yung motor ni AJ Cabiling. Yung motor nila, those are one of the unique cafe races na nakita ko. And eventually, na-realize ko na hindi siya built for Baguio City. Actually, meron. May mga cafe races tayo nakita dito sa Baguio City. For me, na yung way of trabaho ko, marami tayong dala, nag-deliver tayo kung saan-saan, akit baba, bundok, napupunta tayo ng Benguet. So, hindi siya appropriate na cafe racer, mababa na lang ah. Nagdagan mo pa ng mga gamit sa likod. So, that's the reason why naging scrambler siya. Eventually, naging adventure bike na yung itsura niya. So, it's an adventure scram motorcycle. Anyway, iwanan muna natin dito. Okay. Mag-withdraw lang ako saglit. I have to get the money. So, kanina, pagkatapos natin dun sa bangko, actually, nalubat. So, ayun, nalubat yung ating camera. So, sayang hindi natin nakuhanan yung mga next na nangyari. Dahan-dahan lang. Laki na ng gastos natin sa upgrades. Yun yung nakakatakot, no? It makes you more cautious kapag yung motor mo, alam mo yun, sagana sa upgrades. Hey guys, kanina pala, pagkatapos natin dun sa bangko, meron pala tayong subscriber. Hinabol tayo. Humihingi ng stickers. Taga Baguio siya, nasa Quirino Hill. Pasensya na, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero maraming salamat pre sa pagsuporta mo sa akin. Pasensya, hindi ko naibigay yung sticker. May dala kasi akong nalagyan ng tubig sa likod. Yung sticker ko nasa top box. Actually, ang dami kong ginawa. Marami pa naman. May mga nabigyan na rin tayo. So, ayun, dun sa lawyer subscriber ko kanina. Pasensya na, nakalimutan ko yung pangalan mo. Pero maraming salamat. Balikan mo ako. Kung pinapanood mo tong video na to, ayun, nanapin mo ako sa Lower Quirino Hill. Ayun, since magka-barangay lang naman pala tayo,
sa isang bundok. Maraming salamat pala guys, na-reach na natin yung 1,000 subscribers natin. Dalawang taon is a organic growth. It's an organic growth. Usually kasi, nung nagsimula ako mag-YouTube dun sa isa kong channel, meron akong nalaman regarding sa para mabilis yung subscriber count and watch hours mo. Alam mo, meron akong sub-to-sub, watch-to-watch na technique. Pero syempre, hindi ko siya ginawa dito sa ating Highland Moto page na channel. Medyo pause-pause tayo, may sakit kasi tayo. Lumabas lang tayo saglit para try natin to. Okay, so some insights ko lang dito sa Caso Brave 7. Unang-una guys, inaamin ko, this is my first time using an action camera. That's a first! So, sa loob ng dalawang taon, actually ang gamit natin sa pag-vlog. Lapasan lang natin to. Ayun, so, honestly, ang gamit ko sa pag-vlog sa loob ng dalawang taon is yung cellphone camera lang. Yun lang yung gamit natin. Inamin ko, wala akong masyadong gadgets when it comes to vlogging. So, ang gamit lang natin is yung cellphone camera. And of course, yung DSLR natin. Meron naman tayong DSLR na gamit, Canon M100. So, kapag hindi tayo nasa motor, kapag naglalakad tayo, nagdo-document tayo, yun yung gamit natin. Kasi optical lens siya. So, malinaw talaga yung ating footage. Ayan. May traffic intersection tayo. Okay, we are entering Ligarda Road. Puntahan natin yung side project ko. Meron tayong biniling drone before. Unfortunately, nung inaaral ko magpalipad ng drone, nawala siya. Nawala siya in terms na nawala ng signal. Bumagsak siya somewhere sa gubat sa Baguio Country Club. So hanggang ngayon, I don't know kung nandun pa rin sa suburbs ng Baguio Country Club area. Hindi naman siya kamahalan na drone. It's a test drone. Pero sayang pa rin. Yung sana yung gagamitin natin para meron tayong mga drone shots. So sayang. Anyway, try na lang ulit natin kumuha. Itong gamit natin ngayon, itong Akaso Brave 7 is our very first action camera na ginagamit sa vlogging. So, inetest natin siya ngayon. Wala akong kaalam-alam kung paano yung mga kalikot nito. So, sa ngayon, inaral ko naman siya kagabi. Ang settings natin ngayon is 1080 pixels, 30 frames per second without stabilization. Yung stabilization nito, gagawin na lang natin dun sa Power Director software, yung pang-edit natin. Speaking of yung pang-edit, sa lahat ng mga in-uploads ko guys, honestly, hindi ko siya in-edit sa computer. Ginawa ko lang siya sa cellphone, doon ko in-edit. Lahat ng videos ang gamit ko is cellphone pang-edit. Kaya nakakapag-edit ako kahit saan. Pag nasa cafe ako, pag nasa restaurant, pag nag-aantay sa pila, nakakapag-edit ako ng mga videos. Siyempre, naka-headset tayo. Yun yung advantage niya, but you know, it's limited kasi maliit yung screen mo. So, hindi mo makita ng mabuti. So, there are things that I'm missing out. Anyway guys, nandito tayo ngayon sa project area. Ayan, dito sa right side. Wait lang, check lang natin. This is a Filipino-Chinese mural. Ayan kung nakikita nyo. May mga logo ako nilalagay. Ito, nauna na yung paper card. Starway Hotel and Restaurant, Baguio Center Mall, Fiesta Diner, marami to. Natigil siya kasi umuulan, medyo naging busy tayo. Pero mahaba to guys. So, tingnan natin sa dulo. Chinek ko lang no, kasi sisimulan na ulit natin to. At kailan natin siyang matapos by yung kalahati ng buwan. It's a Filipino-Chinese mural, kaya kung makikita mo dito, ayan, gabi kasi, next time itutour ko ulit kayo dito. Ayan, so kung nakikita nyo, ayan. This is a combination of Filipino and Chinese concept. Ito, cordillera nito, sumasayaw. So that's Filipino. And then dito, biglang may pagkain.
Chinese, may mga koi fish. Ayan, may sumasayaw doon na opera, Chinese opera. And then dito banda, ayan, may mga scaffold pa kasi, but dito banda, ayan, nandyan yung panda, yung lion, ayan, tapos may dragon, ayan. Mahaba pa to, tapos dito may bulol, rice god, tawag namin sa rice god ng mga Ifugao is bulol. And then yung rice terraces. Basically, ayun, may area doon na na-wash out. So ito yung mga ginagawa ko actually. Aside from motovlogging. Nainggit ako dun sa mga dito sila kumikita. Full-time job nila itong pag-YouTube. Nakakaingit, no? Yun yung mga gusto kong gawin sa buhay. But given our situation, given my situation, hindi ko siya magagawa. But I love vlogging. So, kasi bago ko sinimulan itong YouTube channel na ko, itong Highland Moto, meron na tayong channel natin, yung art channel natin, Edmund Andrada. So lately, hindi ko na siya nagagalaw for now. Last upload ko yata yung ano eh, yung solo exhibit ko. Yun na yun. Paunahin ko na to. Again guys, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Yung 1,000 plus subscribers sa akin, it really means a lot to me. Considering na 2 years na tayo nagbo-vlog. And malaking bagay yun, yung 1,000 for me. I know it's still a long way to go. Yung monetization, monetize na tayo guys. Pero yung watch hours natin, kailangan pa nating ayusin. Hanap tayo ng magandang area. Just to do a quick review nitong motorcycle natin. Ayan, so anyways, maraming siya nagtatanong no, after nung DGR regarding sa motorcycle natin. Ito yung build niya. So, madilim siya sa camera. Pero ito na yung itsura niya ngayon. Ayan. 2 years na upgrades ginawa natin dito. And marami tayong ginawa. Sa totoo lang, ang dami nating mga dinagdag. Gawan ko na lang to ng ibang video na i-review natin to, yung current build ng motorcycle natin. Ayan. Ito yung get up ko ngayon. So, meron tayong, meron na rin tayong dito ng intercom na gamit. It helps, you know, a little bit of upgrades, kahit pa paano. Ayan, naka bagong helmet na rin. Ayan, so maraming salamat ulit sa panonood nyo nitong vlog natin. Ayan, testing the camera and talk about the motorcycles and stuff. Please don't forget to like and subscribe guys. Quick insights lang guys, kasi may nagtanong sa akin before kung bakit ako nagko-custom. Honestly, mas nafe-feel ko yung sabi natin it's more personal. Yung motor natin, it acts as our personal ano eh. It reflects kung sino tayo. Mga tao na okay na sila sa stock, contento na sila sa stock. Meron yung konting upgrades lang. Ako gusto ko actually mag-build from nothing eh, from scratch. Ako yung gagawa ng frame. Kanya-kanya lang tayo ng preference siguro when it comes to motorcycle. Itong motor natin, well, unang project bike natin. Till next time guys, salamat. We're home na. What a day. Okay, ayan guys, so ito yung work area ko pala. Ayan, Highland Motor. Dito lang nag-work. Dito lang nood. Ayan, yung, medyo maingay yung anak ko, medyo naglalaro sa taas. Ayan, so 1,500K subscribers na tayo. So maraming salamat for your continued support. Ayan, like and subscribe guys. Ayan, ito yung action cam. Ayan, Brave 7 na Akaso.
Kaso Brave 7. Ayan, nabuksan na natin. Actually, hindi ko pa na-open yung mga accessories niya. Ang dami na accessories.